pagkakahuli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian authorities itong si Alice Guo. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni PAOK Head Gilbert Cruz, bago. Bago mag 12 midnight. Mag 12 midnight. At kaugnay po niyan, eto naman makakausap natin si NBI Director Jimmy Santiago. Director Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Opo. At kukumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI, ano po mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Guo? Ang report po na dumating sa amin ay nahuli na si Alice Guo ng Isang malaking tagumpay ang naabot ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mahuli si Alice Guo, isang kilalang personalidad na inuugnay sa illegal na aktibidad at mga kontrobersyal na operasyon ng Philippine offshore gaming operator sa bansa. Ang pagkakahuli kay Guo ay resulta ng matinding operasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang matigil ang mga kriminal na aktibidad na nagtutulot ng pangamba sa lipunan. At napakatagal nang hinahabol si Alice Guo ng mga otoridad. At ayon pa sa mga ulat, fugitive former Philippines Mayor Alice Guo arrested in Indonesia. Ito'y ayon sa Justice Ministry na ikapa dito sa ulat, a fugitive former mayor in the Philippines accused of links to Chinese criminal syndicates has been arrested in Indonesia, Manila's Justice Ministry said in a statement on Wednesday. This development has been verified by our counterparts in immigration who have confirmed that Ms. Guo is currently in the custody of the Indonesian Police of Jatanrans, Mabes Polri, the Philippines Justice Department said in the statement. Guo was arrested close to midnight on Tuesday in Tangerang City in Jakarta, Indonesia, the department said. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said the government will ensure that all legal process are followed to hold her accountable for any crimes committed. At yan nga mga kaibigan, si Guo ay nahuli na at pag-usapan natin ang mga susunod na update patungkol sa kanyang pagkakahuli. Ang pagkakahuli sa kanya ay inaasahang magbubukas ng bagong detalye sa mga pagsisiyasat at magdudulot ng mas mabigat na parusa sa mga iba pang sangkot sa mga ilegal na gawain. At good job sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kawikaan 12 verse 7, hindi magtatagumpay ang masama, ngunit ang mga matuwid ay magtatamo ng kaligtasan. Ang pagkakahuli kay Alice Guo ay isang malinaw na patunay na ang Diyos ay gumagalaw sa kanyang misteryosong mga paraan upang ipakita ang kanyang katarungan. Ang Kawikaan 12 verse 7 ay nagpapaalala sa atin na ang masama ay hindi magtatagumpay. Bagkus ang mga matuwid yaong mga naglalakad sa daan ng katwiran at katotohanan ay makakamtan ang kaligtasan at katarungan. Ang mga pangyayaring ito ay patunay na kahit gaano pakalalim ang mga ugat ng kasamaan, ito ay hindi makakatakas sa hustisya ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na panatilihin ang katotohanan at ibunyag ang kasamaan. Sa kabila ng lahat ng kahirapan at pagsubok, ang kabutihan ay laging magwawagi sa huli. Tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa inyong katarungan at katapatan. Itinataas po namin sa iyo ang mga leader ng aming bansa, lalo na ang aming Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. at lahat ng mga otoridad na nagtutulungan upang labanan ang kasamaan at magdala ng kapayapaan sa aming bayan. Naway patuloy niyo pong gabayan ang kanilang mga hakbang at bigyan sila ng kalakasan at katarungan sa kanilang tungkulin. Gabayan niyo rin po Panginoon ang mga nahuli na sila'y magbago at makita ang katotohanan at daan patungo sa kaligtasan na tanging ang aming Panginoon lamang ang magbibigay. Maghari nawa ang katarungan at kapayapaan sa aming lahat at purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sapagkat ito may samot hiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.